Ang MSUIIT ay isang katangi-tanging institusyon na may halos pantay na populasyon ng mga Muslim at Kristiyano. Binubuo ng 40% ng mga Muslim at 60% naman ng mga Kristiyano. Isa sa mga pangunahing layunin ng institusyon ay ang ipagkaisa ang dalawang magkaibang paniniwala para sa malawakang kampanyang pangkapayapaan sa Islang Mindanao. Ang dokumentaryong ito ay naglalayong ipakita ang malaya at mapayapang pagsasama ng mga Muslim at Kristiyano sa loob ng MSUIIT sa kabila ng mga maling paniniwala na ang nangyaring kaguluhan dito sa Mindanao sa pagitan ng MILF at mga sundalong militar ay away rin sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano. Naapektuhan kaya ang kanilang pagsasama, lalong-lalo na sa isang institusyong magbubuklod sa dalawa? Tatanungin natin ang mga estudyante dito kung ano ang masasabi nila ukol sa isyu na ito. Can you tell the organization to us the relationship between the Christian and Muslim now here in AIT? Is there really a conflict? Katubang nahitabo sa grupo, sa Kauswagan and all other places na affected itong MILF? Nakapektuhan ba siya sa relationship between the Christian and Muslim? There's this harmonious relationship naman even before the about the issue of MOA. And then when that issue MOA happened, or the incident happened in Kulambugan and Kauswagan, still we have different point of views about the BJA. Naiuban agree, naiuban disagree, but still it doesn't affect the relationship. So parang kwan, panyan yung kami doon yung mga Christian, mga Christian, mga Christian, hindi lang magpapintuan yung mga kwanan yung magpapintuan yung mga Christian na mga Christian, hindi ko sa nagpapintuan ako sa kami na parang kami na makala yung kami sa Christian, yung kapintem, fair. So, pantay ko, wala pantay sa mga tao. Kaya nga, tingin ko yung sumapit ka para kumanisa na kuhan. Hindi mo, makasin sila ko sa lawan. Ang relationship sa Christian at Muslim so far, for the first semester dito sa IIT, wala akong pinakita nga any differences or any nagugot within. Well, thanks. Ako have a lot of Muslim classmates, pero wala man ni ever since nakatry o kanang hugot with them or conflict with their, kasi nang ito ko and respect them and they do that to us as well. Tinanong rin namin si Rukaya na aming kaklase na ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay mga Kristiyano. Isa lamang si Rukaya sa mga malayang Muslim na ipinapakita at ipinapahayag ang pagiging Muslim sa pananamit, pag-iisip at paggawa. Ngunit, hindi ito naging hadlang para magkaroon siya ng magandang pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan sa mga Kristiyano. Hindi lamang mga estudyante dito ang may salaysay ukol sa kanilang buhay sa loob, kundi pati na rin ang mga empleyado. Pinuntahan namin ang presidente ng Association of MSUIIT Muslim Employees Incorporated na si Munawera A. Ali. What do you say about your relationship between the Christians and Muslims inside the campus or inside the MSUIIT? With regards to the relationship among Christians and Muslims here in IIT, I can see that there has been a more harmonious relationship between us.
even before the time of Professor Manaro Spurency, down to Dr. Kamar Upak, and now, much more now, under the leadership of Professor Salazar. We are very thankful to Professor Salazar for granting us a request in constructing our army building inside the campus. And in that building, we share a room that serves as a prayer room that we Muslim students, faculty, and staff could pray during prayer time. Can you feel any discrimination inside the institution? As president of AMI, I should say that there has no discrimination at all. All the policies issued by the chancellor are for the Muslim and Christian constituents. What can you say about, or do you believe that MSUIIP is the best institution to practice your beliefs, or, you know, you can see the equality between the Christians and the Muslims? I find IIT as the best institution where the two different group of people could coexist. Tunay nga namang pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga estudyante at empleyado sa MSUIIP. At para patunayan pa ito, pinuntahan namin ang Director of Student Affairs na si Dr. Melvin S. Roscombe. Muslims and Christian students in IIT are linked daily. No special rules for Muslims, no special rules. It's okay, we apply our rules of teaching itself for all rules of education. It's consistent. Whether the students are concerned, it's the issue of why organizations like those that are religious in nature, organizations that are particularly regional, or even linguistic, or even sexual organizations. The reason why these are not allowed to operate or come to a case in IIT is because the MSU Charter itself is very empathic about promoting national unity and solidarity. Consistent with that, we want to make sure that we do not allow exclusive groups of campus, because we think that exclusive groups like that contravene the very concept of national unity. Sa kabila ng maraming balakid at kaguluhan na nangyayari na maaaring maging sanhi sa pag-aaway-away sa mga Kristiyanos at Muslim, nananatili pa rin ang matiwasay at magandang pagsasama-sama ng dalawa dito sa loob ng campus. Sa totoo pa nga, matalim na kaibigan ang turing nila sa isa't isa. Sana, hindi lamang dito sa loob ng campus ganito kaganda ang pagsasama nila, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Pagmamahalan at pagrespeto sa isa't isa ang dapat na mangingibabaw.